What is up mga kapitbahay? Ito na naman ang inyong friendly neighborhood. Walang iba kundi si Papa Jel. At sa araw na ito ay pupuntahan natin, papasyalan natin, papasukin natin ang model house dito sa The Granary. So dito sa model unit na nakatayo, isang turnover at saka isang dress up para makita natin kung ano yung ito-turnover sa inyo at saka yung mga possibilities na pwede nyong gawin sa bahay. So ayan, Amara 2 bedroom, lot area of 45 and a floor area of 43 square meters. So makikita nyo naman dito sa floor plan na possible talaga na mag-park ang inyong sasakyan dito. Tapos meron ka pang pinaka-garden side na pwede kang maglagay ng table dyan, chairs para mag-bonding yung family. Alright, so syempre meron tayong dalawang bedroom, no? Kasyang-kasyang dalawang bedroom. Tapos may toilet and bath dito sa baba. Alright, so ito, yan ang itsura ng ating fasad dito sa The Granary. Up and down, single attached unit. May parking. Gano'ng kaganda yun, di ba? So yan, marami pong mga bisita na pumupunta dito every day to view yung, ano, yung unit natin. Kasi talagang selling like hotcake tayo ngayon eh. Alright, so without further ado, pasok na po tayo dito sa model unit natin para makita nyo kung ano yung itsura niya. Maswerte tayo mga kapitbahay kasi walang tao dito sa mismong model unit sa dress up. So pagpasok natin, yung kahoy nila ay, yung main door nila ay made of wood. Okay? At syempre, tinails nila yung harap, no? Nagkaroon sila ng mga 6 meters na tiles dito sa harap para meron silang welcoming area. Alright, ganda ng pagkakagawa. Ayos yung tiles. Iba yung tone ng tiles dito sa labas at dito sa loob. Gusto ko yung ganito klase ng tiles eh. Shishalan siya eh. Alright? So, syempre, kapag ang gumawa niyan, house top quality. Tsaka meron silang, well, meron silang Korean blinds dito sa harap. Dito sa maliit na bintana, ano, maganda to kasi it allows natural lighting kagad dito sa pagpasok mo. Tapos meron silang nilagay na cabinet, tapos merong wooden panel dito na nagbago ng contrast para maganda yun. Ano? Tapos dito rin, naglagay sila ng kakaibang tiles din ang nilagay nila dito. Tapos TV, meron salamin dito. Hello mga kapitbahay! At dito na yung kanilang sofa. So basically, dyan ka, tapos habang nanonood, ito yung receiving area mo para sa guest, no? So saktong-sakto lang. Tapos ang ganda nito kasi naka-cover yung dining area doon sa right side, which is kumasya po ang apat na seater na dining table. So sakto for na daddy, mommy, tapos si kuya at si ate. Tapos again, may wooden panel dito para talagang consistent yung design. Alright? Tapos eto na po yung kitchen area natin. Ganda nung pagkakagawa nila, eksaktong-eksakto dito yung yung ref. Tapos naglagay rin sila ng tiles dyan sa taas. Wow! Okay, saka yung gusto ko dito, yung kitchen nila, hindi lang normally yung mga socialized housing natin, hanggang dito lang po yung kitchen area. Pero this time, naka L-type po tayo, mahaba. So, pwede tayong maglagay ng mga pinggan dito sa left side, tapos maghuhugas tayo dito sa right side. Nandyan yung microwave oven natin, tapos meron siyang overhead na parang board dito. Okay. I like it. Tapos meron ng cabinet dito sa baba para sa mga
kaldero, kaserola, at mga iba pang mga kitchen utensils. Okay, nandito yung ano natin, electrical circuit breaker. Samantala, dito mayroon silang PVC type na pintuan. Pagbukas natin, not a big area, no? Siguro mga 1.5 meters to 2, no? Kasyang-kasya po ang inyong automatic washing machine dito. Tapos sa taas, open siya. Okay, so pwedeng maulanan dito kasi nga ito yung pinaka parang utility area nyo na yun, pwedeng maglaba, yung mga cleaning materials, pwede nyong ilagay dyan. No? Pwede kayong maglagay ng bubong kung gusto nyo para safe, or mga cabinet dito sa taas. Okay, gusto ko to, ha. I like this ano, yung concept na ganito. Siyempre, usually ang bahay, dalawa pinto. Isang main door, tsaka isang service door. Ito namang door na to with bintana pa rin on the side. By the way, dito may bintana rin. Ang ganda ng pagkakagawa. So, kung nainitan kayo, pwede kayo maglagay ng aircon. Tapos, Korean blinds. No? Very consistent naman na yan sa mga bagong bahay. At saka maganda rito, ano, ha? Hindi yung traditional na bintana yung ano, maganda. Kasi, powder-coated aluminum siya na window. Maganda. Hindi siya tinipid. Alright? So again, may kahoy tayo na pintuan dito leading us to, naglagay sila ng aircon dyan, parking area tayo. So pwedeng dalawang entrance nyo dito at saka doon sa kabilang side. Alright. So, aha. Ang toilet and bath nila ay nasa landing area ng hagdan. So nagpalagay sila ng tiles na maganda rito na magiging maganda yung contrast sa bahay. Okay? So, ito po yung toilet and bath natin. Okay. Yan. Pag dineliver po yan sa inyo, mayroon ng tiles. Okay? So, ganyan na po halos ang deliverables. Except yung mga nakikita nyo, mga anik-anik, hindi po kasama yan. Pero, may toilet bowl, may lavatory na tayo. Tapos, naka-tiles naman yung toilet. Mamaya, isilipin natin yung turnover unit. Pero, ang ganda ng design dito. Gusto ko, ah. Sakto-sakto lang. Tapos, pag-akyat natin, okay, merong handrail na metal. Very stable. Grabe, hindi ko magalaw. Okay. Iba talaga ang quality. Ba't ko alam? Ba't nyo ko alam? Kasi po, yung anak ko, nakabili naman ng bahay dyan sa Southview Homes Calendola. Same developer po, kaya alam ko yung quality ng pagkakagawa nila kasi binibisita po namin yun even during construction period. Kaya alam ko. So, naglagay na lang po ng tiles dito ang developer, pero wala pong tiles yan kapag tinurn over sa inyo. Okay? Pumasok po tayo dito sa first bedroom. Meron ng kama dyan. Siguro mga single ba to or double. So anyway, kapag yung mag-asawa, pwede nyong i-extend hanggang dun, ho? Para malaki yung higaan nyo. Sa tingin ko, masikip sa dalawa tong higaan na nandito, eh. Okay? So anyway, kaya naman hanggang dun sa dulo. So meron ka pa namang ample room dito. Your built-in cabinet, possibly ilalagay mo dyan. Okay? So, para makatipid ka, lagyan mo na lang mga overhead cabinet siguro. So, ito nga yung gusto ko nga rito, eh, no? Ha? Kasi yung bintana nila, naka-corner, no? So, wala siyang parang solid na cemento rito. But, of course, puro, ano, talagang salamin. Okay? So, sosyalan siya para siyang, alam mo yung mga condo sa Makati, condo sa, well, ang condo na pasok ko yung sa, ano eh, sa Taguig, yung kay Paris. Alright, so ito, ito na yung master's bedroom. Mas malaki yung kama, ito talaga sigurado ko kasi ang dalawang tao dito. Tapos, naglagay sila ng
ng wall ano diyan design, okay? So ayun, ganun pa rin naman yung ano, yung corner na bintana dito, ano pa rin, talagang sakto-sakto yung pagka-corner niya. Okay? Para talagang maliwanag. So kung maglalagay kayo ng kurtina na ganyan lang, yung manipis lang, pasok na pasok ang liwanag kahit hindi na kayo mag-ilaw. Okay? Especially kung tanghali naman. So yun, naglagay sila ng TV. Akalain mo yun, sa 43 square meters na floor area, nagawa nilang 2 bedrooms, merong utility area, toilet and bath, living and dining. Ang galing. Single attached po ang pinag-uusapan natin. So ngayon, ang presyo niya nasa 2.5 million. No reservation po natin, 10,000 lang. Tapos, ang equity natin, around 10,000 din for the next 6 months. So guys, kung interesado kayo na bilhin itong bahay na to dito sa Binyan, Laguna lang. Napakalapit nito sa Pavilion Mall, sa SM Robinson, sa tsaka hospital, schools, wala ka nang hahanapin na wala dito sa area. Kaya kung ako sa'yo, guys, mag-reserve na kayo dahil for sure, mabilis mo ubus ito. Alright? See you guys! Thank you!